Magandang araw mga bata! Ako si Teacher Jen, ang inyong magiging teacher sa Araling Panlipunan 3. Ngayon, tatalakayin natin ang kinalalagyan ng mga lalawigan sa aking rehiyon. Tara, samahan ninyo ako! Meron akong ipapakilala sa inyo na pwede nyo din maging kaibigan, si Sarah at si Pedro. Sabi ni Sarah, "Kamusta mga bata? Sasamahan kita upang malaman ang mahalagang bagay kaugnay ng mapa, gayon din ang lokasyon at direksyon ng mga lalawigan sa iyong rehiyon." May tanong naman si Pedro, "Bakit mahalagang marami kang alam tungkol sa mga lalawigang kabilang sa iyong rehiyon, lalong-lalo na sa sarili mong lalawigan? Halika, tuklasin natin ang mga bagay na ito." Merong tanong si Sarah. Sabi niya, "Alam niyo ba kung saan ang rehiyon kakabilang? At ano ang mga lalawigan na meron sa iyong rehiyon? Marahil ikaw ay nakatira sa Las Piñas, o kaya naman sa Muntinlupa o Cavite, kasi ito yung malapit sa GCF. Pero pwede ka din namang nakatira sa Batangas o kaya sa Laguna. May iba't ibang rehiyon ang Pilipinas. Kabilang dito ay ang NCR o ang National Capital Region o kaya ang Region 4A o Region 4B. Sa mga boxes na ito na matatagpuan din sa pahina ng inyong libro, pwede niyong isulat ang iba't ibang lalawigan na meron sa iyong rehiyon." Sa larawang ito, pinapakita ni Pedro ang mapa ng Pilipinas. Ano nga ba ang isang mapa? Meron ka bang ideya kung ano ito base sa picture na nakikita mo? Ang mapa ay nakaguhit na representasyon ng isang lugar o bahagi ng isang lugar. Gamit ang mapa, ang eksaktong lokasyon o kinalalagyan ng isang lugar ay nalalaman. Pwede mong mahanap nasaan ang Palawan o kaya naman ang Cagayan, ang Central Visayas at marami pang iba. Mga bata, may tanong na naman si Sarah. Sa larawang ito, makikita ulit ang mapa ng Pilipinas. Pero ano nga ba ang tawag sa taong gumagawa ng mapa? Tinatanong ni Sarah kung meron na ba kayong idea sa mga taong gumagawa ng mapa. Kung wala pa, tutulungan daw niya kayo gamit ang mga jumbled letters na ito. Ang mga gumagawa ng mapa ay merong letter K, T, dalawang A, P, dalawang R, G, at dalawang O. Kung alam mo na ang tamang sagot, isulat mo yan sa iyong notebook o kaya naman sa iyong whiteboard. Kung ang sagot mo ay kartografo, nakuha mo ang tama. Sila ang mga taong gumuguhit ng mapa. Ikaw ba? Gusto mo ba maging kartografo? Naisip mo bang gumuhit ng mapa? Hindi biro ang trabaho ng mga kartografo. Marami silang pinagdadaanan upang mabuo ang isang mapa. Madami silang pinag-aaralan upang malaman ang iba't ibang uri ng mapa o kaya ang direksyon, lokasyon ng mga lalawigan sa isang rehiyon. Kaya ngayong araw na ito, aaralin natin ang mga bahagi ng mapa. May limang bahagi ng mapa na kailangan nating tandaan. Una na dito ay ang pamagat o titulo. Title in English. Makikita sa mapa ang titulo kung ang mapang hawak mo ay ang mapa ng inyong bayan, mapa ng Pilipinas o kaya mapa ng daigdig o ibang bansa. Ang pangalawa naman ay simbolo o pananda o kaya sa English ay symbols na tatalakayin natin lalo sa mga susunod na araw. Makikita sa mapa ang simbolo para mailarawan kung ano-anong bagay ang matatagpuan sa isang lugar. Panigurado, kayo ay mag-e-enjoy dito. Bukod sa simbolo at titulo, meron pang tatlong bahagi ng mapa.
ang una na dito ay legend. Dito makikita ang kahulugan ng mga simbolo sa mapa. Meron ding eskala. Ito ay batayang panukat sa distansya o lawak ng lugar. At ang mga direksyon ay gamit ang compass rules makikita ang pangunahin at pangalawang direksyon. Natatalakayin din natin sa mga susunod na araw. Ngayong araw, tinalakay natin kung ano ang ibig sabihin ng mapa at ang mga taong gumagawa nito. Ano nga ba ulit yung tawag sa kanila? Cartographer. Magaling! Tinalakay din natin ang mga bahagi ng mapa. Kung natatandaan nyo ito, isulat ninyo sa inyong notebook o kaya naman sa whiteboard kung ano ang limang bahagi ng mapa para ma-review natin yan sa susunod na ating pagkikita. Mula kay Sarah at kay Pedro, maraming salamat mga bata. Sa uulitin!